Kaninang nararamdaman mo dyan, sir? Parang sinisinok, gano'n. Sinisinok siya, parang nabubulunan, gano'n. Nabubulunan. O, yan, okay na yan. Kulang lang sa timing nung ano, nung carburetor. Bangis! No! Ayan, ganda na nang andar, oh. O, itong motor ni Padreng, dinala niya rito. Nagpa-chainsaw siya. Nag-adjust na din tayo ng kadena. Tapos, ang sinasabi niya, parang nabubulunan, sumisinok. So, parang kakaiba daw yung andar. So, ngayon, tinaiming natin yung carburetor niya. Nag-plug reading din tayo. So, kasabay nun, nag-cancel din. Okay na yung motor ni Padre. Mag-plug reading muna tayo, mga padreng. Tanggalin muna natin itong kanyang spark plug. Gumamit po tayo ng socket wrench para hindi bumilog yung pinaka spark plug natin. Ang sukat nga pala niyan is 16mm, mga padreng. So, yan, i-check muna po natin yung plug reading niya kung ano yung kanyang sunog. So yan, ang ating spark plug medyo blurred, mga padre. So focus muna natin yung camera. So ayan, mapapansin nyo, mga padre, medyo nangingitim yung pinakadulo nya. So sa pagkakataong iyan, medyo lumakas ng kain ng gasolina. Ayan o, medyo nangitim siya. So, medyo rich yung kanyang gasolina. So, sa pagkakataong yan, tanggalin natin yung Phillips screw ng ating carburetor. Bibilangin natin yung pihit ng kanyang hangin. So, ang pihit ng kanyang hangin, habang pasikip, tumitipid siya sa gasolina. Habang paluwag naman ang pihit or pakaliwa, tumatakaw siya sa gasolina. So, silipin natin kung ilang pihit yung ginawa ng mekaniko. So, etong ilalim na yan, dyan natin pinipihit. So, ayan, medyo hindi pa natin mapihit dyan. Medyo malaki kasi yung screw, ipesto muna natin ng maganda-ganda. Kalate, isa, set kalate, dalawa, dalawat kalate, tatlo, tatlot kalate, apat, mga padreng, ang linagay na hangin nung nagawa nito. So, apat na pihit ang ginawa nila. Mga padreng, ang basihan sa pagpihit po kasi ng hangin, wala siya talagang basihan kundi mo i-check yung plug reading natin. So, kalimitan kami, nagsisimula kami dito sa barako to ng 3.5 na ikot. Sabay magbabawas ka na lang o magdadagdag, depende sa sunog. Yan, ibalik na natin yung spark plug. 16mm yung socket. Salinan muna natin ng langis, mga padre. Napalitan na rin natin ng filter yan, di ko na lang pinakita. So ang isasali natin langis dyan is 1.3 kasi nagpalit po tayo ng filter. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang sikretong malupit
kung paano ang standard ng pagsukat sa ating dipstick. I-check natin na kung yung 1.3 liters capacity ng oil, kung eksakto ba siya. So salin muna natin yan. Magsukat muna tayo ng 300 ml para sakto siyang 1.3. Okay, testing. Ganda ng under, oh. Tapos natin lang pala. Sumobra, sumobra. I-revolution muna natin itong motor. Mga ilang segundo. Tapos patay natin yung makina. Sabay natin tanggalin yung dipstick. Punasan natin. Huwag nating i-tread-tread. Sukatin natin kung hanggang saan. Direct mo. Sige, patay. So ayan, tanggalin muna natin yung dipstick. Tsaka natin punasan. Tanggalin muna natin yan. Pagkatanggal natin yan, punasan natin, tsaka natin ibalik yan ng hindi trinetred. So lagay lang natin, bagsak lang natin, huwag natin itred. So ayan, bagsak lang natin, ayan, ganyan lang. Sabay natin hugutin, i-check natin yung level. So ayan, oh, saktong-sakto yung 1.3. so nandun siya sa maximum, pero hindi tayo lumagpas. So ganun lang ang pag-check ng langis. Dapat naka level tayo sa ground, tsaka natin paandarin at patayin. I-check na natin ang hindi trinetred. So ganun na yung tamang pag-check dyan. Kaya ka na, patong na talaga. Sakto yung 1.3 mo talaga. Sakto yung 1.3. Yun naman yung nakalagay sa manual. Kaya hindi tayo nilalabot na ron. Batas. Kaninang nararamdaman mo dyan, sir? Parang sinisinok, gano'n. Sinisinok siya, parang nabubulunan, gano'n. Nabubulunan. O, yan, okay na yan. Kulang lang sa timing nung carburetor. Ayan, ganda na ng andar, o. Oh.